Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga six or seven. So ay, wako ko natuluyan yung hindi ko na follow up sa ospital kung natuluyan. Note ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano. I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginood ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance. That's the only thing that you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. But hindi mo pwedeng patayin yung criminal na handcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. Ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumotor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. At kung nag... Basta criminal ka. Wala akong pasensya sa criminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at yes, makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po, kasi kung naaalala ko sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng police and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng police, sagot ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng police, because you are the mayor, inutos mo yan and the consequences or sometimes they can is an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung police kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung police, matakot yan kung hindi mo bakaban. So lahat ng trabaho ng police, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. I would not want to... That would not be a proper question. Mr. Chair, sabi niyo yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. E di syempre, may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli,
ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo. Yes, ma'am. Mr. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Ang sinabi ko. Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay wag po, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the questions lamang po at refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan, no, ng former president kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi niyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung ganun, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. That's a 1 minute suspension. Walang pretext. Another suspension there called by Congressman Barbers, the head of the Quadcom committee, as the questioning of Representative Arlene Brosas again hit a nerve with the former president Rodrigo Duterte. Their hearing is now resumed. Let's go back. Our resource person, as well as our members, that please refrain from, for the resource person, refrain from asking questions to the members. Please limit your reply to the questions being asked. At sa atin naman po mga members, please go straight to the point. Ask the resource person the question that you wish to be answered. Direkta. Para ho hindi tayo magtagal. Mr. Chair. Yes, you have, Congresswoman Brosas, you have 4 more minutes. May I interrupt? I am asking the... Is this related, Mr. President? Yes, it is related. I am asking the... yung... nagtatanong to lay the predicate. Okay, po, sige po. Para hindi tayo mawala. Sige po. Congresswoman Brosas, I hope you can consider the opinion of the resource person by laying the predicate before you ask the question to directly to the former president. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito. ICC, ma'am? I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas. Umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. Na, and the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung question ko. Ang question ko po ay bakit nyo ini-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa siyudad ko,
Eh, kung may criminal dito na 50, eh, kung mapatay ninyo yung 30, di 20 na lang, eh, hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man sa dyan. Eh, kasi alam naman trabaho ng polis, ma'am. The policeman should know when to kill and when to injure. Hindi naman kailangan sabihin na... May elements naman ng self-defense. Alam niyo yon, Mr. Chair. Not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but elements of self-defense. And with that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yon? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury serious or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin isina na may sugat ka, sipain kita. Patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong ano. My language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahinto yan, patayin mo na yan. Huwag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko. Thank you, Mr. Chair. You really want to know the truth? Ganun. Last two questions, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na sa elements of self-defense, first, dapat unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Mr. Chair, now I would like to direct my question to sa victims po, si Christina siguro at si Lori or si Mary Ann, ano? Mr. Chair, ano po yung sirkumstansya or kalagayan ng mga nangyari sa pagkapatay ng inyong mga mahal sa buhay, Mr. Chair? Hanggang ngayon po, mahirap pa rin po sa kalooban namin. Ang mahirap lang dun kasi yung mahirap ka na tapos may mga pinagdadaanan ka pa po na ganito na hindi basta-basta na nahihimpasan ng ano. Kumbaga, araw-araw, puro sakit ng loob, dasal, kung ano ba yung pinaglalaban namin ito. Salamat Mr. po. Mr. Chair, tatanong ko lang. Ang susundan ko lang yung tanong ko. Ang tanong ko kasi ay... Nagkaroon ba ng self-defense? Parang ganyan eh, di ba? Nangyari. Nanlaban ba yung inyong... Yun po ang sinabi nila sa akin na nagkamotor po yung bata na wala namang motor na hindi marunong magmotor. Yun pong nanlaban, yun po yung sinabi nila sa akin na nakipag-anuhan po daw ng baril. Pero ano ang nalaman ninyo sa investigasyon? Laban ba? Well, meron bang unlawful aggression? Meron bang reasonable necessity para i-employ or i-prevent or i-repel yun? Meron bang lack of sufficient provocation mula sa parte ng tao na dinidepensahan yung sarili niya? Sa lahat po ng mga nalaman ko po, dahil wala na rin naman akong ganun kaalaman ng ganyan po, lahat po yun gawa-gawang kwento po at wala rin pong napakitang ebidensya na nagsasabi ng katotohanan na nanlaban po yung bata. Si Nanay Lyori siguro. Sa parte po ng aking mga anak na dalawa, nawala po kasi sila ng May 11, tapos nalaman na lang po namin May 12,
na natagpuan sila doon sa isang lugar sa Quezon City na patay na sila. Kaya kumbaga, doon sa balita, yun yung napanood ng anak ko na sabi nga daw ay police operation. Pinaghahabol daw sila ng mga pulis hanggang sa nahuli sila at pinagbabarel. Yun po, kasi kukuha lang naman ng lisensya itong kuya, si Crisanto, kasi isa po siyang security guard. Kumuha lang siya ng lisensya noong May 11, pero hindi na ho siya nakabalik. Tapos kinabukasan ho, yun na, napanood na siya sa isang news sa TV na yun nga, natagpuan na sila na patay na. Tapos yun, pinaghahanap na po namin. Si Nanay Mary Ann. Yung time po nung pinas lang yung mag-ama ko, sa totoo lang planado po ng mga pulis yun, na pumatay po sila. Ang inahanap po nila, hindi po yung mag-ama ko, yung asawa ng, yung kapatid ng asawa ko. Nasa police report po nun. Halos planado po nila, nandiyan na po yung soko, andiyan na yung funeraria, na halos sa amin bilang mahihirap, wala kaming magawa. Halos talagang yung ginawa ng mga opisyal ng mga kapulisan na imbis na magtiwala kami, nawalan kami ng tiwala. Halos sa tingin po namin, parang mga ano na po sila. Hindi na po nila ginagampanan yung mga obligasyon nila bilang mga pulis. Kaya yung time na yun, hindi po makatawa yung ginawa nila sa aming mga mahihirap. So sa tingin nyo po, hindi nanlaban? Hindi po. Sa liit po ng bahay po namin, halos 3x3 lang po yung bahay namin. Kwarto lang po. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakaload na po yung mag-ama ko noong time na yun. Paulit-ulit po kami nagmamakaawa. Pero pinas lang pa rin po yung mag-ama ko. Thank you, Mr. Chair. That would be all. Ano? Lumalabas doon na may mga excesses talaga at mga violations na naganap, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. And siguro, Mr. Chair, for the next round of interpellations, pwede pong palista ulit. Maraming salamat, yes, Mr. Chair. Meron po tayong second round.